as being a Christian, o yun yung nabasa mo sa Bible, o yun yung itinuro ng leader mo, kung paano mo yan naisa sa buhay, it is the grace of God. We have to grow in knowledge, in learning, but we have to use what we've learned. And that is grace. And that is spiritual balance. Di po ba? Kapag alam na natin ang Biblia, madali na tayong maghanap pag sinabing, oh, nandito yan sa Peter, ganito, ganyan. Madali ka nang maghanap, that is knowledge. Best yan. Pero kapag dyan ka lang nag-focus and you will not use it for the glory of God, you are not growing in the grace of God. Tayo ay lalago sa biyaya ng Panginoon. We have to use what we've learned. Yun yung lagi nating ilalagay sa ating isip. And that is to have a spiritual balance. Kailangan, ano yun? Hindi yung ang tagal na natin sa Panginoon. We are just growing in knowledge. Kailangan din natin to grow in the grace of God. Sabi nga, God is full of grace. Kaya kailangan pati yun, balansihin natin. Nagagamit ko ba kung ano ang aking napag-aaralan? Dahil doon ko nakikita yung biyaya ng Panginoon. Bakit kayo na nahimik bigla? Yun ang tanong ko, parang ako ang kinakabahan. No? Kasi po, being a Christian, kasama to sa area ng ating buhay. Di po ba? Kapag nakita natin na I'm getting matured, di ba? Kapag po may nakita tayong may mga sumusunod sa atin. No? Pag meron tayong nakikitang may mga umaasa sa atin, merong mga taong sumasandal sa atin, much more na kailangan makita yung ating spiritual balance. Dahil marami na silang makikita, marami na silang titignan, not just your knowledge, but how you are using the knowledge that God given you. Di po ba? Kaya kailangan balance eh. Kaya pag hindi natin minsan nakikita yung ating sarili, di po ba? Kailangan kasi niyan, ikaw mismo sa sarili mo, you're aware. Kailangan makita mo sa iyong sarili na yung pinag-aaralan ko ba, yun bang kaalaman ko sa Panginoon, nagagamit ko ba siya? Hindi yan pag-uugali, huwag tayong magpapalusot. Hindi na magbabago-ugali niya, tatanda na lang yun ng ganyan. Diba? Mga salita yan ng mga, ano na eh, akirameter na. Diba? Bayaan mo na siya? No? Pero, meron tayong spiritual balance. We have to balance our spiritual life. Kasi yun yung gusto ng Lord sa ating buhay. Amen? Huwag po tayo masyadong malungkot dyan. No? Kailangan genki naman tayo ng konti. No? Pangatlo pa lang yan eh. Kayo naman. May pang-apat at pang-lima pa yan. And of course, we need what? Emotional balance. Dyan na lumalabas yung worry, moody, nakasimangot, nakangiti, na kanina lang umihiyak, ngayon tawa ng tawa. No? Andyan yung emotional balance. Ano ba yung sinasabi ng Lord tungkol sa ating emotional balance? Ano ba yung mga hindi ko nababalansa emotionally? Ay, hindi, okay naman ako. Oo naman, lagi nakangiti. Oo, wala naman akong kawi. Siyempre, hindi ka nagsasalita, alam mo yung makawi ka pa. No? Emotional. Ano yung mga bagay na makikita natin yung emotional balance sa ating buhay? Apakaganda nung binigay ng Lord. Lagi niyo itong nakikita. Naiisip kaya natin to. No? Ito yung perfect balance of our emotion. No? Ito yan. Galatians 5:20-23. Tingnan niyo yung pagiging balance eh. No? But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Meron ba pareho? Wala, di ba? Okay, mapagmahal ako. Pero hindi ako masayahin. May peace ako, siguro may patience ako, pero hindi ko naman masabing mabait ako, good ako, faithful ako. Or okay ako lahat-lahat pagdating sa self-control. Medyo hindi. Parang hindi talaga siya balance. Di ba? Self-control, pag nalaglag, minsan sabihin natin, nalaglag yung self-control ko. Hindi lang self-control, nalaglag pati to. Tsaka to. Di ba? Ay, ang prutas ko nalaglag, sabi. Hindi lang yung prutas na nalaglag. Di ba? Nawala yung love. Inis na inis ka. Eto rin wala yan eh. Sigurado. This is the perfect
No? Makikita natin. Example of our emotion. Kaya po tignan natin, saan ba ako laging pumapalpak? Buti na lang hinuli yung self-control. Pag inuna, doon pa lang, no? Bagsak na tayo lahat. No? Ako yung nagpapasalamat sa Lord. Talagang balansya ang Panginoon na hinuli yung self-control. Kasi pag sinabi yan, the fruit of the Holy Spirit, self-control, pak, bagsakan na agad. Parang hindi yata ako pasado dyan. No? Dito mo makikita, ito siya. Ngayon, tignan mo ang iyong sarili. Huwag mo tignan yung asawa mo, no? Okay, makapagtitigan. No? Yung sarili lang natin, tignan natin. Ano ba yung hindi balanse sa akin? Emotionally. May kulang ba? No? Huwag nyo naman sabihin lahat nito, wala kayo, no? Siguro naman hindi pa pwede mangyari. No? Dahil meron tayong banal na espiritu sa ating buhay. Diba? Pero nakikita lang natin, yung laging ano, yung laging nalalaglag. No? Yung mga bagay na ang dali-dali nating malimutan. Yun yung isipin natin. Na kailangan ko palang balansehin ang aking sarili. O baka naman lagi ka na lang naka-heart na ano, na mata. No, puro love na lang. Puro joy na lang. No, hindi mo masusubukan yan kapag wala kang dinaan ng mga hirap. Kaya kamusta na po ba ang tahimik niyo ulit? Dapat pala medyo mag-iisip ako ng medyo makakapagpahupa ng mga pag-aalala natin eh, no? Dahil hindi ako nakapag-isip na akala ko kasi medyo masaya tayo eh. Pag nananahimik kayo, ako'y kinakabahan dyan eh. No? Ito yung emotional balance. Ang ganda po kasi nung nagbabasa ako sa internet, hindi lang naman Facebook ginagawa ko. Nagbabasa rin ako. No? Nung nagbabasa po ako, ito yung magandang nabasa ko. I think emotional balance is a combination of confidence and contentment. Confidence is there is somebody, no, na nakakapagbigay sa'yo ng lakas ng loob. And there is somebody na nakakapagbigay sa'yo ng contentment. And that is being a Christian, being with Jesus. Doon mo palang makikita yung emotional balance. Confidence ka, malakas ang loob mo. Kontento ka kasi alam mo na mayroong kumikilos sa buhay mo. Amen. That is the best. Makikita mo yung sarili. Emotional balance. Confidence and contentment. Kapatid ko, malakas ba ang loob mo sa maraming bagay? Kontento ka na ba? Kung may kulang pa, we have to think kung alin dyan yung mga bagay na kailangan nating balansehin. And number 5 is we need social balance. Hindi yan social studies. Hindi yan social economics. Social balance means relationship. We need a social relationship. Kailangan nating balansehin yung pakikipagrelasyon natin sa ibang tao. We are talking about everyone. Yung pakikipagrelasyon mo sa lahat ng tao sa paligid mo, kamusta ka na? Ang sinasabi po ng Biblia sa atin is this, Romans 12:16, live in harmony with one another. Kapag sinabi pong live in harmony with one another, pag tinignan niyo po yung definition sa Webster Dictionary ng harmony, ang nakalagay po dyan, harmony is when all parts, it is in balance. Kaya po may harmony. Kailangan po balanse. No? Kung halimbawang nagsasalita siya, makinig ka. Kung halimbawang nagsalita ka, kailangan makinig siya.